sa bagong balita na ating nakalap. Naghahanda na umano ang Russia sa pag-atake nito sa Ukraine ayon sa intelligence report galing sa US government at patuloy ang tumitinding tensyon sa border ng dalawang bansa. Base sa isang US official sa Washington DC, inaasahan ang isang malakihang pag-atake sa Ukraine sa susunod na taon at naghahanda na rin pati ang NATO allies kung paano sila re-responde sa inaasahang pag-atake. Ang pinag-ugatan ng mainit na tensyon na ito ay ang planong pagpasok ng Ukraine at Georgia sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na malaking banta umano sa seguridad ng bansang Russia. At ang isa pa dito ay ang patuloy na military drills ng Ukraine sa Black Sea kasama ang mga kalyado nito na nagpapainit ng ulo ng Russian government. At nung tinanong si President Joe Biden kung anong magiging hakbang ng Estados Unidos, ito ang sagot ng presidente. From invading Ukraine, the AP is reporting that they're expected to potentially invade in 2022. We're aware of Russia's actions for a long time, and my expectation is we're going to have a long discussion with peace. Ayon sa kanya, magkakaroon ng pag-uusap kasama si President Vladimir Putin ngayong Martes upang mapababa ang tensyon sa kanlurang Europa. Nasa 94,000 na Russian troops na ang nakaistasyon malapit sa Ukrainian border at inaasahang aabot ito sa 175,000 sa susunod na taon. Samantalang may malaking babala naman si US Secretary of State Antony Blinken sa Russia na kapag pinagpatuloy pa nito ang pananakot at agresibong galaw sa Ukraine ay mapipilitan ng Estados Unidos na bagsakan ito ng patong-patong na sanctions at military intervention kung kinakailangan. Umaasa naman ang Ukrainian Defense Minister na sasakluluhan sila ng Estados Unidos sa panahon ng pag-atake dahil nangangamba sila na mangyayari ito sa katapusan ng Enero 2022. Simula pa noong 2014, sinusuportahan ng Amerika ang Ukraine ng $2.5 billion na military assistance kada taon upang mas mapalakas pa ang kanilang militar. Nagpaparamdam din ang United Kingdom at Poland na magpapadala ito ng mga sundalo malapit sa Ukraine. Ngunit nakapokus muna sila ngayon sa banta ng Belarus na isa ding malapit na kaibigan ng Russia. Malalaman ang magiging kahihinatnan ng tensyon na ito kapag matapos na ang pag-uusap sa pagitan ni US President Joe Biden at Russian President Vladimir Putin sa Martes. Samantalang sa kabilang parte ng mundo naman, namataan ng satellite ang isang Type 094 nuclear submarine ng China na naglalayag sa Taiwan Strait at may kasama pang isang escort warship. Namataan ito ng European Space Agency nitong nakaraang linggo lamang at hindi pangkaraniwan na nakalutang ang submarine habang naglalayag ito sa Taiwan Strait. Kaagad namang nagdeploy ang Estados Unidos ng kanilang P-8 Poseidon Surveillance Aircraft na nanggaling pa sa isang airbase sa Japan upang mamonitor ang galaw ng Chinese nuclear submarine. At ayon sa isang former Taiwanese Navy official, pinaghihinala ang nasira ang nuclear submarine at papunta sa isang shipyard upang magsagawa ng repair at maintenance. At ang isa pang dahilan ay maaaring pagpapakita ito ng lakas ng China laban sa bansang Taiwan na plano nitong sakupin at gawing isang probinsya. Halos doble na rin ang nakaistasyon na US troops sa Taiwan bilang pagpapakita nito ng suporta sa bansa na lalo namang ikinagagalit ng China.